Sa video na to, i-explain ko sa inyo kung paano ba talaga nag-work ang isang credit card. So, kung ikaw wala ka pang idea kung paano ba talaga nag-work to, stay tuned. Hi guys, it's Raymond again and welcome dito sa Noy Finance channel na to. We talk about personal finance, investment, and money making. So kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, I hope you can subscribe to this channel and click the bell icon para ma-notify kayo kapag meron tayong mga bagong videos. Recently, we received a lot of comments and also Facebook messages nagtatanong kung paano ba talaga nag-work ang isang credit card. Well, hindi na nakakagulat to considering na less than 3% lang ng mga Pilipino ang gumagamit ng credit card. Based on a study na ginawa ng Rappler and ng eCompare mo last 2019, the most common reasons kung bakit hindi kumukuha ang isang Pilipino ng credit card ay dahil hindi niya alam paano mag-apply or hindi nila nakikita yung purpose nun. Well, sa video na to, i-explain ko sa inyo yung step by step kung paano ba talaga nag-work ang isang credit card. So, from application, from purchase, payment, to even canceling your credit card. Our aim here, of course, is to educate as much Filipino as possible para malaman nila ano yung mga benefits and also nightmares na pwede nilang kaharapin bago sila mag-apply sa isang credit card. Again, we understand that for some people, yung credit card medyo intimidating. So, I'm telling you right now, kung may question ka, i-comment mo lang below and sasagutin ko yan kahit gano'n pa yan kasimple. Okay, so umpisahan natin, ano ba talaga yung credit card? A credit card is a tool na pwede natin gamitin para makabili ng iba't ibang goods and services dito sa Pilipinas and also sa ibang bansa sa pamamagitan ng credit or ng utang. The main difference between a debit card and a credit card is that a credit card, wala kang patagong pera. Pero dun sa debit card, let's say for example, nakalink yan sa bank account mo, so may laman yung bank account mo and kapag ginamit mo yung debit card mo, ibabawas dun sa laman ng bank account mo yung binayad mo o yung ginamit mong amount. Whereas sa credit card naman, lalabas siyang utang. Yung credit card is very beneficial sa maraming tao kasi nga napaka-komportable niyang gamitin. Hindi mo kailangan magdala palagi ng cash o ng cheque kapag meron kang gustong bilhin. And at the same time, pwede ka rin mag-earn ng points and also ng rebates. Magandang tool din yung credit card para i-build yung credit score mo. Para pag dumating yung panahon na kailangan mo ng banko para sa home loan mo o kaya sa business loan mo, mas madali ka ma-approve kasi kilala ka na ng banko and alam nila kung paano ko magbayad. Pero syempre, as you all know, marami ring downside ang paggamit ng credit card. Lalo na kapag hindi mo siya ginamit responsibly. So, pwede ka talaga mabaon sa utang dito, which we will discuss further. Maraming klase ng credit card and most of them are suited dun sa mga basic needs natin. One type of a credit card is yung tinatawag nating rewards card wherein makakakuha ka ng rewards or ng points every time na ginagamit mo yung credit card mo. Itong mga points na to, kapag naipon to, pwede mo tong i-redeem kapalit ng mga vouchers, ng mga discounts, and minsan, pwede mo rin siyang ipangbayad sa credit card mo. Cashback credit cards naman is yung type ng credit card wherein yung portion ng ginastos mo is ibinabalik sa'yo ng banko as a form of rebate. Kung gusto nyo mas malaman yung cashback credit cards, pwede nyo panoorin later yung video na to. Ililink ko sa description yung link sa video na to para makita nyo kung ano ba yung mga klase ng cashback credit cards ang meron sa Pilipinas. Yung mga air miles credit card naman is yung credit card na nag-earn ng air miles every time na ginagamit mo yung credit card mo. Air miles are points na pwede mong gamitin sa mga airline companies para makapag-book ng flight. Secured credit card naman is yung type ng credit card na may nakalink na deposit account. And that deposit account will serve as a collateral kapag hindi mo nabayaran yung credit card mo. Ito yung credit card na bagay dun sa mga hindi pa na-approve sa regular credit card para ma-build nyo yung credit history nyo. Also, pwede rin to dun sa mga students and at the same time, kung meron kang bad credit history, pwede ka rin mag-apply dito. To know more about secured credit card, ilalagay ko sa description sa baba yung link sa video na to para mapanood nyo. A supplementary credit card, on the other hand, is a credit card na extension ng principal card. So, nakalink siya talaga sa principal card. So, in short, kung supplementary credit card yung hawak mo, meron kang principal credit card holder and siya yung bahala kung magkano yung credit limit na pwede sa'yo or kung pwede mo pa bang gamitin yung credit card mo or hindi na. Ngayon, naiintindihan na natin ano ba talaga yung credit card, para saan ba talaga yon, and yung iba't ibang klase ng credit card. Ang next question is, paano ba mag-apply ng credit card? Kung dati-dati, kailangan mo pa talagang pumunta sa branch ng banko para mag-apply ng credit card, o kaya mag-apply dun sa mga booth na nakikita natin sa mall,
Ngayon, most banks are offering online application. Pero para sa akin, minsan maganda pa rin na mag-apply dun sa mga credit card booth. Depende na lang din yan sa libreng binibigay nila. Most if not all na mga credit card banks dito sa Philippines, nag-o-offer na sila ng application online. Ang kailangan mo lang gawin is pumunta dun sa website nila, hanapin mo yung credit card option, and from there, hanapin mo lang yung mga terms like application, apply now. Pero bago ka mag-apply sa isang credit card, i-make sure mo muna yung requirements mo and also yung eligibility mo is pasok dun sa credit card na ina-applyan mo. Kasi kung hindi, baka nagpasa ka nga online tapos antay ka ng antay, follow up ka ng follow up, yun pala hindi ka naman pala eligible in the first place. So, mahirap yun kasi aasa ka lang ng aasa tapos hindi ka pala talaga ma-approve. So, question, sino ba talaga ang eligible na kumuha ng credit card? So, for a regular credit card, katulad nung sinabi ko dun sa last video natin, na kailangan at least 21 years old ka, Filipino citizen or foreign living in the Philippines, meron kang active landline o kaya mobile number, and of course, may stable source of income ka of at least 120,000 pesos and above. And make sure lang din na kumpleto yung mga requirements mo katulad ng IDs, ng proof of billing, proof of income, and iba pang requirements. And also, make sure lang din na yung credit card na ina-applyan mo is pasok talaga dun sa needs mo. And the way to know it is, manood ka lang na manood ng mga Noy Finance videos. So once nakapag-apply ka na, mag-relax ka lang and hintayin mo lang yung resulta niya. Usually around 2 to 3 weeks yung resulta niyan and pwede mo rin naman din yun i-follow up. Kung na-decline ka man, okay lang yan. So meron ka pang another chance, siguro mga after 6 months o di kaya pwede ka muna mag-secured credit card. Pero let's say after a couple of weeks and also a few follow ups, finally, natanggap mo na yung magandang balita and approved ka na. Okay, so ang tanong is, anong gagawin mo? Well, technically wala. Kasi nga wala pa naman sa'yo yung credit card, no? So, usually kasi yan, matatanggap mo yung notification na approved ka over the phone, o kaya email, o kaya text. Once na natanggap mo na yung credit card mo, the first thing that you need to do is i-check mo muna kung sa'yo ba talaga yung credit card. Kasi baka mamaya naligaw lang pala yon. And at the same time, pag na-check mo na yon, kailangan signan mo na agad yung signature panel sa likod ng card mo kasi that will serve as your first security dun sa credit card na yun. Make sure na pirmahan mo yun agad kasi kapag tumagal yun, parang tumitigas yung signature panel na yun and hindi mo na siya mapipirmahan. For some of you na nagtatanong, bakit kaya ganito yung credit limit na binigay sa akin ng banko? Approved credit limit are based on different factors. So isa na dyan yung income, yung debt-to-income ratio, yung credit history mo, and iba-iba pang factors. I hope madiscuss ko ng detailed itong credit limit sa mga susunod pa natin mga videos. So kung ready ka na at gusto mo nang gamitin yung credit card mo, the first thing that you need to do first is to activate your credit card. Hindi mo magagamit ang isang credit card kapag hindi pa siya activated. Usually naman yung instruction kung paano magpa-activate ng credit card is nandun na rin sa envelope ng credit card mo. And usually yan, through phone o kaya pwedeng through text, and minsan pwede rin atang online. Please take note lang din na kahit hindi mo pina-activate yung credit card mo, as long as hindi mo pinapa-close yung credit card account mo, subject ka pa rin sa annual fee or sa membership fee. It is also wise then at this time na i-download mo na yung mobile banking app nung credit card bank mo. Well, chances are meron na yung mobile banking app, pero kung wala pa, antay-antay ka lang, magkakaroon din yan. From there, pwede mo nang i-monitor yung credit card mo, yung mga transactions, yung credit limit mo na available, yung due date mo, and iba pang details. Ngayon na napa-activate mo na yung credit card mo, so pwede mo na siyang gamitin. Okay, so very exciting talaga yon. Pero I cannot stress this enough na yung pagkakaroon ng bagong credit card is hindi katulad ng feeling ng pagkakatanggap ng 13-month pay mo. Okay? There are two ways to use your credit card. So, number one is yung straight transaction and number two is yung installment transaction. Yung mga straight transaction, for example, in-swipe mo yung credit card mo ngayon, sa next statement mo, kailangan mo nang bayaran yung transaction na yun. So, later i-explain ko kung paano yun nag-work. After ma-swipe tong credit card mo dun sa credit card terminal o kaya after mong i-click yung OK sa online transaction mo, malalaman mo din agad kung approve ba or decline yung transaction mo. There are few reasons lang naman kung bakit nade-decline ang isang transaction. Number one is kulang na yung credit limit na available sa credit card mo para dun sa bibilin mong item. Number two is meron kang overdue balance dun sa credit card bank mo
and currently naka-hold yung credit card mo from using. Number 3 naman, minsan nagloloko yung credit card terminal dun sa mga merchant o kaya minsan nagkakaroon ng problema yung website kung saan ka nagtatransact. Once approved na yung transaction mo, automatically na rin na yung purchase amount mo is mababawas na dun sa available credit limit mo. Question: nagkakaroon ba ng interest kapag ini-swipe mo ang credit card mo? So the quick answer is hindi. Pwede kang magka-interest sa credit card mo kapag hindi mo nabayaran on time and in full yung total amount due dun sa statement mo. Iniibig sabihin naman na pagka-swipe mo pa lang ng straight transaction mo, eh magkaka-interest ka na agad. But then again, the long answer to this question is depende. Depende dun sa transaction mo. Kasi for example, yung transaction mo pala is cash advance, so definitely may interest na agad yun once you write mo. Or yun pala yung transaction mo is installment pero hindi siya 0% interest, so technically magkakaroon ka talaga ng interest dun. When it comes to installment transactions naman, meron tayong tinatawag na 0% installment and meron din naman na hindi 0%. Yung mga 0% interest na installment is usually nakikita natin yan sa mga mall, sa SM department store, sa Abenson, and sa iba-iba pang merchants. The reason kung bakit nakakapag-offer ang isang merchant ng 0% installment dun sa isang klase ng credit card is because meron silang partnership. So ikaw as a client, meron ka ngayong privilege na mag-purchase ng item dun sa merchant at a 0% installment. Usually, nagbibigay ang mga yan ng 0% installment ng 3 months, ng 6 months, up to 12 months. Please take note though na kapag yung installment ay nasa statement mo na at hindi mo nabayaran yung statement na yon, either on time or in full, magkakaroon na ng interest yung installment na yon. For example, 6 months installment yung kinuha mong item and on the 3rd month, hindi mo nabayaran on time or in full yung statement mo. As a result, yung 3rd month na installment na yon will already incur interest. Aww. Usually din, yung mga 0% installment, meron niyang kasamang buy now, pay later. Which means, pwede mo nang itransact ngayon, pero yung installment niya mag-i-start pa after ng 1 to 3 cut-offs. On the other hand, meron din namang mga instances na yung installment mo is hindi naka 0%. For example, yung merchant kung saan ka magtatransact is wala naman silang partnership with your bank. As a result, hindi ka nila mabibigyan ng 0% installment. Although, pwede mo pa rin naman itransact yung gusto mong bilhin sa kanila in installment, pero meron na siyang interest. There are instances din na yung ino-offer lang ng merchant is 6 months 0% installment. Pero ikaw kasi ang gusto mo is 12 months. So, pwede mong gawin yon pero may interest na rin siya. Or minsan naman, meron kang binili na straight transaction, pero naisip mo for some reason, sana pala in-installment ko na lang. Now, the problem is, hindi mo na siya pwedeng ipa-installment dun sa merchant kasi nga na-transact mo na yung transaction. O kaya online transaction yung ginawa mo, which usually, wala naman kasing mga installment facility yung mga online stores. Pero wag kang mag-alala kasi may kasagutan pa dun sa problemang yun. No? So, pwede mong tawagan yung credit card bank mo and mag-apply ka ng installment program. Ito yung program ng mga banko wherein yung mga straight transaction is pwede mo ipa-convert into installment, pero syempre meron na rin siyang interest o kaya transaction fees. Ito yung mga katulad ng Unli Zero ng RCBC Bankcard o kaya yung Easy Pay Convert ng BDO. So yung susunod naman natin pag-uusapan is yung ating credit card statement. So ano ba yung mga laman ng credit card statement and ano ba yung mga importante doon? But since medyo mahaba na rin tong video natin, I decided na putulin muna dito and i-continue natin sa part 2 yung from statement until dun sa cancellation ng credit card. So pasensya na kung medyo nabitin kayo pero hindi pa tayo tapos dito. Okay, so just to avoid lang din yung information overload. For the meantime, pwede mo munang pag-aralan ano ba yung mga mistakes na hinding-hindi mo dapat ginagawa as a credit card holder. So check out this video. Well, I hope madami naman kayo natutunan sa video na to and I really hope na panoorin nyo naman yung part 2. Again, this is Raymond from Noy Finance and I'll see you on the second part of this video.